Kung kanina po ang problem natin ay trinomials that are perfect square, ngayon naman po ay trinomials that are not perfect square. So kung inyo po mapapansin sa mismong given, no, trinomial siya. Kaya nga lang, okay eh, yung sa first term, perfect square siya eh. Kasi pag in-square root mo yung x square, x. Pero itong 6 sa third term, malinaw rin na hindi siya perfect square. So, talagang trinomial na hindi siya perfect square. So, papalabasin po natin yung factor po nito. Pagkukunin po natin yung factor po ng ganitong klaseng trinomials, marami pong paraan eh. Una, yung tinatawag po na number 1 is, tinatawag na trial and error method. Pangalawa po ay yung tinatawag na quadratic. QF na lang, quadratic formula. Ang ikatlo po ay yung tinatawag na completing the square method. So, quadratic formula, QF, CTM, completing the square method yung pang-apat, the square method. So, sagutan po natin ito sa tatlong maraan para makita nyo po, no, kung paano siya sagutan sa tatlong klase. So, dito po kasi yung mga nag-solve ng ganito, meron silang paborito eh. Kung minsan sa quadratic formula, kaya kong sagutan yan sa quadratic formula. Sa trial and error method, yung isa naman. Yung isa, kaya sagutan sa completing the square method. So, kumbaga, kung saan sila nasanay. Pero mas maigi kung lahat kaya natin silang sagutan. In that sense, na-check din po natin kung talaga po bang tama yung answer natin o mali. Unahin po natin yung tinatawag na trial and error method. Pagka ganito po, gagawa lang tayo ng dalawang parenthesis. Kumbaga, ipoporma na natin siya. Kita na natin yung first at saka third. X, X. Yung third, pwede natin gawing 3. Pwede rin natin gawing 2. Kasi 3 times 2 is equals to 6. Ang problema na lang natin yung middle term. Since puro addition naman yung sign, so, malinaw, pwede natin lagyan ng plus dito. Eto naman, kung nagkamali ka, pwede mo namang palit-palitan to yung sign na to. So, kaya nga sa trial and error method. Kung nagkamali ka dito, ganun din. Dito sa mga value na to. Hanggang sa makuha mo yung tamang sagot. Pero ang technique dito, medyo matulin ka. Kasi, maabutan ka ng oras. Kaya pag hindi ka nasanay dito, huwag mong gawin to. Doon ka sa iba. Para matulin yung parang pagsagot. Ngayon, check natin kung tama ba. Ang first at saka third, wala nang problema lagi yan eh. Kasi yung first, eto lang eh. X times x is x squared. Masa pool na kagad ito. Yung third term, 3 times 2 is 6. Sa pool na kagad ito eh. Middle term na lang, check natin. 3 times x. Tapos i-add natin sa 2 times x, so malinaw. Therefore, tama po ito. Tamot na ito. Ito po yung factor nito. Yung ikalawang method, tinatawag na quadratic formula. Ang quadratic formula po ay ganito. Negative b, positive, negative, square root of b square, minus 4ac over 2a. Kung inyo pong titingnan, lahat po itong, ito pong trinomial na to, nasa form siya ng tinatawag na a, x squared, plus bx, plus c is equals to 0. Therefore, kung nasa form siya na ganyan, kitang-kita natin yung a, b, tsaka c. Kasi ito may dalawang x. Lalabas yung a is equals to 1. Tapos yung b, ito siya, no? Is equals to 5. Tapos yung c, yung constant, is equals to 6.
So then, lahat, given na lahat, a-apply na lang natin dito, substitute. Alam natin yung mga value, therefore, negative 5, positive, negative, square root of b square, therefore, b square is 25, minus 4, a is 1, and c is 6, over 2 times 1 is 2, kasi 2 times 1. Therefore, lalabas po rito ay negative 5. Positive, negative, 25, minus 4 times 6 is 24, over 2. Therefore, yung quadratic formula, which is equals to x. X yan eh, kasi x ang hinahanap natin. Therefore, x equivalent to negative 5, positive, negative, 25 minus 24 is 1 eh. Therefore, magiging square root of 1 over 2. It is equal to negative 5, positive negative 1 over 2. Therefore, dalawa yung magiging value ng x. Tawagin na lang natin x sub 1 is equal to negative 5. Unahin natin yung plus 1 over 2. Mayari ay lamang yung negative value, magiging negative 4 over 2, it is equals to negative 2. Okay, correct. X sub 2 equals to negative 5. Kung plus to, gawin natin kasi plus and minus. Minus 1 over 2 is equals to negative 6 over 2 is negative 3. Therefore, tama din. Therefore, yung kung aanohin natin to, siyempre itong magiging negative value, magiging positive, mangyayari niya eh, x, unahin natin ito, no? Minus negative 2, magiging, lagyan natin ganito, no? Times x minus negative 3 equals to 0. Therefore, ganun din, x plus 2, x plus 3 equals to 0. Parehas na parehas dito man siya. Pero nasagot natin na ito. Sa ikatlong paraan ng pamaraan, using the completing the square method, number 3. X square plus 5x. Lipat natin yung 6 sa kabilang side. Magiging negative 6. Kasi yung, kaya po siya tinawag na completing the square method. Kumbaga, itong part na to, kumbaga gagawin mong trinomial perfect square eh. So, para maging trinomial perfect square siya, ang gagawin natin, x square plus, x square plus 5x plus, yung coefficient na 5, bumultiply natin ng 1 half, no? Tapos, i-erase natin ang 2. So, yun yung pinaka-basic, simpleng formula nito eh, para makomplete siya, maging perfect square siya. Maging trinomial perfect square. So, mangyari yan, negative 6, kung nagdagdag sa left side ng value na to, magdadagdag din dito sa kabila. Therefore, plus 1 half times 5 to the power of 2. Therefore, mangyari po ay x square at 5x plus 5 over 2 square magiging 25 over 4 equals to negative 6 plus 25 over 4. Therefore, trinomial perfect square na to. O, di mo ba? Ang mayari po, kung trinomial perfect square, kukunin natin para sa square root nila. Tapos, i-add natin sila. X plus 5 over 2 to the power of 2 is equals to. Kunin natin yung LCD dito. 4. This is 1. 4 divide 1 is 4 times negative 6 is negative 24. 4 divide 4 is 1. This is 25, no? Times 25 is 25. Therefore, mangyari po ay x plus 5 over 2 to the power of 2 equals to 1 over 4. Therefore, x plus 5 over 2. Ang gagawin natin, i-square root natin ito. Kasi may ito rito eh. 1 over 4.
Itong 1 ay perfect square. Yung sa denominator na 4, perfect square. Then, ang kakalabasan po nito ay 1. Since square root siya, kasi since square root siya, dapat positive, negative. Therefore, positive, negative 1 over 2. So, therefore, ang magiging x, dalawa rin kasi positive at negative. X sub 1, tawagin natin, is equals to, gamitin natin yung positive 1 half plus 1 half minus, kasi mapupunta sa from left side, 2 right side, minus 5 over 2. Therefore, magiging 2, lamang negative eh. Magiging 4, negative 2. Yung x sub 2 naman, gamitin natin yung negative. Kasi ginamit natin ito, positive eh. 1 half minus 5 over 2. Mangyari po ay 2, lamang yung negative na naman. 1 minus 1 half 1 minus so, this is not 1. No, this is not positive 1. Magiging negative 1 kasi negative din siya. Tapos, minus 5. Magiging negative 6 over 2. Ang x sub 2 ay negative 3. Therefore, ganun na ganun din naman. Pag kukunin natin siya sa factor, yung kabuuan ng factor ay magiging x plus 2 x plus 3 which is also equals to 0. Therefore, ito po yung factor. So, kung hindi po makapansin, pare-parehas naman ang value eh. Pumamit tayo ng pamaraan ng trial and error method. Ang answer, right? X plus 2, X plus 3, X plus 2. Then, gumamit tayo ng quadratic formula. So, ang answer na factor ay X plus 2, tsaka X plus 3. Kinamita natin ang tinatawag na completing the square method. Lumabas, ganun na ganun din. X plus 2, X plus 3. Ibig sabihin, talagang tama yung answer natin. So, pero ang importante rito, yung natutunan na quadratic formula at saka yung completing the square method. Mamaya po, marami po pong example regarding po sa mga ganitong klaseng problems. Ipo, salamat.